Welcome back again to my channel. So for today's video, ipapakita ko lang sa inyo. Share ko lang sa inyo na nasira ang aking laminator. So, nagkaroon kami ng problema. Ano nga nangyari? Yung una, may kinain siya na ID. May kinain siyang ID, yung vaccine card. So, after no, nag-start na siyang umipit siya, and then umuusok siya kapag sinasaksak ko. So, pinatry ko sa tito ko at saka sa pinsan ko. So, okay naman siya, kasi umuusok pa din siya. And then, madumi na yung ID na nilalaminate, o yung mga nilalaminate is madumi kapag lumalabas. Kung dumidikit sa kanya yung mga, parang mga, yung nasunog na plastic. So, ang ginawa ko, binaklas ko ang laminator. Yun lang, binaklas ko. So, kasalukuyan ko pong nililinis yung mga roller. Grabe, may mga nakadikit sa kanya ng mga plastic, na mga sunog-sunog na plastic. So, hindi siya basta-basta natatanggal lang ng basahan. So, ang ginawa ko is, nilinis ko siya pa ganyan. So, sobrang dumi nito. Hindi ako nakapag-video kanina. Sayang, hindi nyo nakita kung gaano to kadumi. Napaka-itim niya. Ayan, ganyan. Punong-puno yan, guys. Nang ganito, yung isa na yun. Kasi siya yung pinaka nasa ilalim. Siya yata yung nakaipit dun sa... Nakadalawang ID kami kasi na naipit. Tapos, nag-i-stop na siya after nun. Nag-i-stop siya dun sa gitna. Kung kailan mainit na ang nangyayari, no? Overheat yung laminating film. So, ayan. Ayan, ganyan ko siya binabak, umililinis. So, naano kasi ako, kasi may mga dumi nga yung laminating film kapag katapos ko siyang ilaminate. Ang ginawa ko, tinry kong baklasin. Try natin kung effective yung pagaganito ko. Kasi ginagamit ko nga siya sa mga photo paper, sa mga photo, di ba, sa frameless photo on board. So, ayun guys. Ayan, oh. Ganyan ko siya nililinis. So, ayan guys, tinatanggal ko talaga yung mga itim-itim niya kasi feeling ko pag naiinitan siya, natutunaw siya and then lumidikit siya sa laminating film. Ipakita ko sa inyo guys yung itsura ng laminating nung binaklas ko. So ayan, baklas siya. Binaklas ko talaga siya, ayan. So ayan guys, nakita ko na may nasunog dito sa part na to. So ang daming laman niyan kanina. Parang may papel, may plastic, tsaka dito. Hindi ko siya matanggal ng ano lang, punas-punas ng basahan. Ayan, nakadikit na siya. Sobrang dikit na niya. So, titingnan ko mamaya kung dudumi pa ba or matatanggal to kapag nainitan ulit. So, hindi ko to mabaklas kasi. Ayan, lost thread na yung mga screw niya. Hindi ko to matanggal. Kaya hindi ko siya malinis ng buo. Ang ginawa ko na lang, tinanggalan ko siya ng sa brush. Tinanggal ko yung mga laman-laman. Natanggal naman siya kahit paano. Yung mga, ang daming papel pala, tsaka plastic, siguro yung last na ano, mga naipit. Dumikit na siya sa sobrang tagal. So, ayan o. Malis. Ayaw mabuksan talaga. Thank you.
mahirap. Hirap maging electrician. Uy! At siguro motor ang nasira dito. Palitin na talaga. Saan ba ito nabilit eh, sa mall? Lazada. Shoutout Lazada. Tatlong taon na to sa akin. In fairness. Ay, 2018 no, may laminate na tayo. 1920, 2122. 2020 nagamit ay, ko pa yun. Antanggal. Antanggal ko na pala itong gamit. In fairness. 2020. 4 years na mahigit. Oh, diba? 2020 nagamit ko na. Kasi pinakagamit ko ng 2020 lockdown. Ah, oo. 2020 no. Kaya 5 years na. Magpa 5 years na pala to. Sulit na sulit to, guys. Ang nabili ko to 2,200. So, ito kasi pwede sa A3. May nababasa kasi kung mga ibang laminator na hindi, ay A3, na 250 GSM. Yung iba kasi hanggang 125 GSM lang. So, doon tayo sa heavy duty. So, yan. Yung mga gamit ko dito, ako lang nagkukumpuni talaga. Pinipilit ko kumpunihin. So, kailangan, kapag may mga ganito kang business, marunong ka rin tumingin-tingin ng mga business. Kasi baka maliit na sira lang siya, pwede mo naman palang ayusin. O, kaysa pumunta ka pa sa... Pumunta ka pa, tapos magpapagawa ka. Ang labor ngayon nasa 600 plus na, di ba? Kaya, minsan check nyo din ang sa sarili nyo, kasi baka kayang-kaya nyo naman gawin. So, uy, maluwag pa. So, sa mga printer, tsaka sa mga, ano, ganyan ginagawa ko. Hanggat kaya ko mag-troubleshoot, ito troubleshoot ko talaga siya. Oh, Nico. Nico. Nanuli natin kung iikot. So, trial and error ka. Ay, pati yung yun. Tawag ka, Cheska. Ama-oriente ka. Opo, ano ba yung... Ito, yan. Ito yung may, ano, cover. Ayun, naging yung abido. Mas manipis. Ano pa dyan? Cutter. Namin. Yun. Meron lang siya unting, ayan, natutunaw dyan sa may nasan yung kamay ko. Ayan, ho. So, kaya siya umuusok kasi meron na palang napasok doon na ano.
kanina nung binuksan namin yan, maraming papel, may plastic, halo-halo na. So nabawasan yan kasi tinanggalan natin. And then yan, sobrang tigas niyan kapag malamig. Kaya ngayon namin tinetsempuhan kapag mainit. So ingat-ingat lang kasi baka makaground kayo kagaya ni Jomari. Naalala mo pati? Nalimutan ko na. Yan, may block yan. So lagi talaga uuso kapag kauna pa lang kasi nagme-melt siya. So ayan na lang natin siya magsawang mag-melt. So ayan na, natapos na namin. So kaya pala siya nag-i-stop, mali yung pagkakabit nung una nito. Dapat nandito siya. So napunta kasi siya dito kaya gano'n nag-i-stop siya. Nabaligtad pala siya nung kinabit ulit. Sino na kayo sinabaligtad rin? Si Tenten. Sabi ko na kailangan namin ng dalawang ulo eh. Okay na. Yes. We made it to the top. Dito eh. Ayan, success ang aming paggawa. Yehey, yan success saya. Ang 6 hours ko. Nakaupo. 6 hours ka ba dyan? So yun guys, update ko lang kayo dun sa laminator. Sa laminator na ginawa ko nung isang araw. So, papakita ko sa inyo or titingnan natin kung okay na ba siya. Kung hindi na ba siya madumi kapag nagla-laminate and kung okay na siya. Kung hindi na siya umuusok. So, hindi na siya nag-i-stop. Congrats. Congrats. Yan. Easy. Kanang walang lukot ka. Pag si Ate Bills, laging lukot yung day niyo. Hindi nilulukot ko talaga siya. Yun yung diskarte ko. Na okay. So may dumi. So ayan guys, bumalik na ang ating laminator. Okay na ulit siya. Dati umiipit, nalulukot, ganyan. Hindi kinakain, humihinto. Ngayon dire-diretso na siya. So ayun. Ayun lang. So success naman ng ating pagto-troubleshoot, paglilinis ng laminator. Okay na siya.